Hello guys, welcome to my channel. At dahil malaki magbigay ng dividends ang mga mining companies at gustong-gusto ninyo ang dividend yield, pag-usapan natin ngayon ang Nickel Asia. Let's go! Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nickel Asia. Ang pag-uusapan natin ngayon, nirecord ko to April 30, 2023. So ang market price na makikita nyo ay April 28. Start na tayo, mabilis lang to. Ayan. So, hindi pa tapos mag-declare ng dividends si Nickel Asia. So, tingnan na lang natin yung last year na 62 cents per share. So, i-compare natin sa closing price nung Friday, around 9% ang dividend yield. Very, very good. Okay. Ayan, pag-usapan na natin yung business. Mabilis lang din ito. Ayan, so meron siyang 5 subsidiaries operating itong mga mines po na ito. Basahin nyo na lang po. Okay? So majority ng business nila ay is into mining. Okay? And meron din silang subsidiary na nag-explore pa, no? Para maghanap ng nickel, copper, and gold. So maganda po, no? May upside. Okay, and then meron na rin silang power generation, no? And they are looking into this. Meron silang diesel power plant, solar, and tinitingnan nila yung mga renewables. Okay, ayan. And ito yung mga subsidiaries nila. Tingnan nyo na lang po, no? Ito yung mga owned nila na subsidiaries. Okay, just in case you're interested. Ayan. Oh, so now, pasok na tayo sa debt and balance sheet. Makakatulog ba tayo ng mahimbing o kakabahan tayo sa gabi? Alright. So, ayan. Makikita natin, maganda ang equity, mataas ang equity kung i-compare natin sa total liabilities. Very, very typical po ito sa mga mining companies, no? Kasi magaganda talaga ang mining companies usually. Ganyan usually ang mga itsura niya pag mature na ang mga mining companies, no? Very good ang balance sheet, no? Walang masyadong utang. And ang patunay na ito, kung titingnan niyo natin yung interest expense, yung ibinabayad nila, na interest sa akin nilang mga utang, napakaliit po, no? 200 million lang against an 8 billion, no? Almost 8 billion na net income, no? So, makikita natin dito, halos wala talagang utang ang company na ito, no? So, mukhang hindi ito tutumba via debt, no? Yung kasi kinakabahan tayo sa maraming company, yun ang pumapatay kasi ng company, yung debt na tinatawag, kaya tinitingnan natin to. Alright? Ayan, and konting side note lang, tinignan natin yung enterprise value kasi ang market cap niya ngayon is 91 billion and mataas yung kanyang cash position. And kung isusubtract natin, no, yung short term and long term debt, may konti pa tayong rebate, no? So ang totoong ibabayad natin sa business na to is around 84 billion lang, hindi 91 billion, no? May konting discount pero okay lang, hindi naman ganong kalaki. So ang closing price nito na 662, in reality pag binili natin ito is around 6.08 lang talaga kasi may konti tayong rebate. Okay, so i-discuss ko ito sa future videos, ano pa tong enterprise value na ito kasi important din na tinitingnan natin ito. Okay, ayan, so income statement na tayo, mabilis lang. Ayan, so mapapansin natin over the past few years tumataas yung revenue and net profit lalo na itong recent years, no? Ayan, pataas ng pataas, very very good po, no? Ayan. Pero kung mapapansin ninyo, yung difference between 2022 and 2021 ay maliit lang. Bakit? Kasi bumaba yung production ng nickel noong 2022, no? Bumaba ng konti, makikita ninyo dito, no? From 17.9 naging 15.9, no? Na wet mark metric ton. Okay? Kasi nga, nagkaroon ng unfavorable weather, nabawasan yung araw na nakakapag-mine po sila. Pero tumaas pa rin yung kanilang revenue and profit kasi tumaas po yung presyo ng nickel. O, no? Tumaas sa world market, no? So naibenta nila ng mas mahal, nakabawi po sila, no? Ayan. Okay. Profitability metrics. Ayan. So kung mapapansin po ninyo, matataas ang kanilang margins, magandang business. Again, very typical po ito sa mga mining companies. Magaganda talaga ang tubo nito, lalo na pag ganito mga panahon na mahal ang prices ng minerals, no, na nakukuha nila, no, yung nickel. Okay, valuation tayo, no, metrics. Ayan,
So, karamihan mukhang normal na naman, pero for some of you, maaaring magkaroon kayo ng concern dito sa price to sales and price to book na parang mataas. Ano po? Kasi yung iba gusto 1. Pero hindi po ito concerning kasi mataas po ang margins. Nababawi po iyan. No, usually, gusto natin ng price to sales or price to book ratio na 1 or below. Kapag mga normal kasi yung mga margins na around 10% lang. For this case, mataas ang margin. So, okay lang po ito. Hindi po tayo kailangan kabahan. Okay? Ayan. Cash flows and dividends tayo. Ayan, mabilisan lang. So, makikita natin, very, very good ang cash flows niya, no? Yung free cash flow niya, palaki ng palaki. Every year, no? Ang gandang business, no? Nakakabawas ng utang. Mapansin natin dito. Ayan, no? Nakakapag-capex-capex ng konti para mag-expand yung business. So, maganda naman po, no? Very, very good ang kanilang cash flows, no? Very good. Ayan. And kung titingnan natin yung dividends, consistent naman magbigay ng dividends and mukhang increasing. Except for this year, bakit walang kasamang special dividend itong si 17 cents. Okay, pero okay lang yan. Alright. So, pasok na tayo sa valuation and price prediction. Okay, pero bago po yan, ito pong gusto ko munang i-point out. Sa ngayon, as of now, 69% daw, galing to sa annual report nila, ng nickel supply ay ginagamit sa stainless steel production, hindi sa electric vehicle. 69% sa stainless steel. And noong 2022, weak, mahina ang stainless steel. Nakabawi lang kasi strong yung electric vehicle. Strong. And ang sabi dito, magiging times 4.5 ang demand sa nickel by 2030, no? So 7 years from now. Ayan, yan ang sabi. Okay, bakit? Kasi dahil nga sa batas na ipinasa sa Europe na by 2035, ayan, no? Ilang years na lang yan, 12 years na lang, no? Bawal na ang mga bagong kotse na gumagamit ng fossil fuel. So malamang, no, madodominate na ng mga electric vehicle, mga hydrogen, mga ganyan. Okay? Ayun. So, and hindi lang Europe, malamang magsunuran na rin yung ibang mga bansa, US, Japan, and later on Asia. So, mukhang dyan na yung direction talaga. Okay? So, if everything goes well at pipilitin nyo talaga akong magbigay ng valuation dito, nakikita kong fair value niya is around 8 to 12 pesos per share. And mukhang may upside versus sa closing price niya ngayon. Okay, kung lahat ay magiging okay, kung dire-diretso ang pag-iangat ng revenue, net profit, presyo ng nickel. Okay, kung. Okay, pero kung ako ang tatanungin, hindi po ako mag-i-invest sa Nickel Asia. This is my personal choice. Bakit? Ayan. Kasi nga, hindi ba ganun ka-significant yung kabilang business nila, yung power generation nila. Unlike SCC na lumalaki na yung kanilang power generation business. Anyways, tingnan ninyo yung aking analysis ng Semirara. Ayan. Pero for this case, maliit lang po. No? Wala pang 1 billion ang revenue nila sa power generation against 28 billion noong 2022 na total sales. And ayoko po sumasali sa prediction ng commodities prices kasi napakahirap pong gawin po yan. Mahirap pong mag-predict ng price ng commodities. For example, sabi nga sa financial report ni Nickel Asia, may konting oversupply noong 2022 ng nickel. Akala ko ba in demand pero may konting over supply and may mga questions ako sa isip ko. No, paano? Sigurado ba tayo na hindi magkakaroon ng oversupply in the future? Paano pag biglang nag-produce ng marami itong Indonesia? Okay. No? Paano kung biglang naka-imbento ng battery para sa kotse na hindi ko magamit ng nickel kasi pataas, pamahal ng nickel. So since nagmamahal ng nickel, what if mapilitan ang mga manufacturer na magtingin ng ibang technology, mag-research sila. Who knows? Hindi ko alam pero ako ayaw ko sumali.
ayoko sumali sa price prediction kasi napakahirap po ng buhay na ganyan. And sa ngayon, meron pa naman tayong mga ibang choices na pwede nating tingnan. So ako, pass muna ako dito. Doon muna ako sa iba. Alright, so disclaimer lang po, hindi po ako financial advisor at wala po akong specific na advice na binibigay sa inyo. Please do your own research bago kayo mag-invest. And with that, please subscribe to my channel. Like, share, hit the notification bell. And kung may tanong kayo, mag-comment lang. Huwag po mahihiya. And binabati ko po kayo ng happy investing, guys. Bye-bye!